anjay dulu sila. Sudah bikin urusan prepare, di ba? Bikin urusan prepare. Kasi sinabi ko lang naman na hindi ako mag-imbestika, hindi ako magpapahuli dahil sinabi ng Pangulo na hindi siya papayag. Di ba? E ngayon kung sabihin lang niya na pumayag na siya, pag sinabi niya pumayag na siya, then papayag na rin ako. I will dance with the music. Ay, bakit ako magtatago? Kahit saan akong sulok ng mundo. Puta, itong ulo ko na ito, makatago ako nito. Mahuhuli, mahuli tayo dyan. Hindi ako magtatago. Bakit ako magtatago? Bisitahin na lang ako doon sa dahil kung may pamasahe kayo. Bisitahin na ako doon. Well, as I have said, being a citizen of this government, citizen of this country, I am duty bound and morally bound to obey the government. Kapag sinabi ng government, laro yung magkahan lang. Kung magbangka sila, sige, mag-cooperate tayo sa investigation, bakit hindi kami susunod? Di ba? Pero kung sabihin ng government na wala yan, hindi mag-investiga yan, hindi pwede, hindi na yung papayagan, tapos may pailalim pala na pagpasok dito, underground na pagpasok, pagkagat ng investigation, may underground na pagpayag, then paano kami makapaghanda ng sarili namin kung gano'n? Oh. Hindi ako mag-cooperate dahil sinabi ng gobyerno natin hindi tayo mag-cooperate. Di ba? Sino ako para mag-cooperate? Sinabi nga ng gobyerno natin, non-stand the president, nagsasabi na hindi siya mag-cooperate at hindi niya i-allow yung ICC to come in. O bakit ako mag-cooperate? Pero pag sinabi ng presidente na mag-cooperate tayo, I am only a citizen of this republic. I am bound by law. Susunod ako. To whatever extent they want to do kung pumayag ang gobyerno natin. Kaya ako lang is pakiusap ko lang is pangkahan usapang lalaki. Kung gusto ninyong ibisigahan kami, gusto ninyo kami makulong, din sabihan nyo kami ng harap-harapan. Huwag yung iba yung sinasabi, iba yung nangyayari. Di ba? Yun lang ang pakiusap namin. Oh. Maraming chismis lang. Maraming maritis dyan yung sasabi, lalo na taga-media. Sasabi na, sir, meron na yun. Totoo yan, sir. Kumpirmado yun, sir. Meron na, pumasok. Sa Boracay pa nga sila nag-chicken, sir. Yung mga ICC. Oo, yung mga media na nag-mamaritis sa akin. Pero unless I get a confirmation from official confirmation coming from the government, saka na ako maniwala. Bakit ako maniwala sa maritis? Sa gobyerno ako. Sinabi na ba ng gobyerno na di allowed it? Sir, are you asking the government? I mean, nagpapakunyay dito po kayo sa government? Wala, wala pong nag-communicate. We are their subjects. Just tell us what to do. And then we'll obey your orders. Ano sabihin nila? Kaya sinabi ng presidente na hindi ako papayag na makapasok ang ICC dito para mag-conduct ng investigation. Never. Hindi yan po pwede. So, I am taking the from the president. Hindi rin ako mag-cooperate kung mag-imbestiga sila dito. At hindi rin ako magpapahuli kapag huluhin nila ako. Dahil sabi nga ng presidente natin eh, na hindi siya papayag. So bakit ako magpapahuli? Then, what I am asking for this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihin lang, wala namang problema dyan. Sabi lang, wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo ako noon na hindi kayo pwedeng, hindi sila pwedeng pumasok, at ngayon, bago yung ihip ng hangin, pumayag na kayo na pumasok, please tell us. You are our president. You are our leader. Tell us so that we know what to do. Yun lang naman ng amin. Well, nagbabago nga. Kung talagang pinayagan na pumasok, nagbabago nga. Kasi ang sinabi naman na hindi magkakapasok at hindi makapag-imbestiga. So, ibig sabihin, nagbago nga. Kung totoo ha,
granting na totoo yan. Pero ayo this government is kind enough to inform us. After all, we are citizens of this republic, and we need protection from our government kung kinakailangan namin, di ba? Will you be initiating move to clarify the position of Malacanang on this matter? Directly, sir. Even to the DOJ. Siguro, I will. Pero alam nyo, dapat hindi na kami ang magtanong sa kanila. Just inform us, mga Pilipino naman kami, mga mamamayan ninyo kami. Di ba? Please. Oo, ano, masabihan na lang kami. Hindi yung patago o para ang mangyayari niya, para tayo sinaksak sa likod niyan kapag ganun, di ba? Dapat magtahan nyo kami kung umayag kayo. Hindi na yung patago na magugulat na lang tayo, di ba? Please be man enough to tell us. We will follow whatever Malacanang says. Ha? I don't know. Please ask them. I don't know the motive. Senator Pet, will you take it against the President kung magbago yung stance niya rito sa... Well, I will cross the bridge when I get there. Kung meron na yan, I will not say, I will take it against him. Yes, because I joined government to help build this nation. I joined government to make something good for this country. At yun din naman ang objective ng Malacanang. Eh bakit tayo hindi magiging kaalyado pagdating sa kabutihan ng taong bayan? So, papasok ka lang gobyerno para meron kasabihan sa kwan eh. Meron kasabihan sa Bisaya, pero hindi nyo maintindihan. Parang kaabag dili babag. Kaabag dili babag. Kaabag katulong or kakusa or katulong kaabay o pero hindi hadlang. Hindi yung babag is hadlang eh. Kaabag pero dili babag. Yes, yun naman ang, kaya, as I have said, kahit na sumama man ang loob ko, kung sasama man, kung ganti nga sasama ang loob ko, I cannot ignore the objectives of this government. Ang mission ng gobyerno na ito is pagandahin ang Pilipinas. Ang mission ko rin, bakit ako pumasok sa Senado, bakit ako nag-join sa politics, pagandahin ang Pilipinas. So, pareho lang ang objective namin. So, kalyado pa rin kami. Ano? The ICC proffers, they would be allowed to enter the Philippines as long as they will comply with the return procedures of the company. So, ibig sabihin nga, may pagbabago na talaga, di ba? Kasi noon sabi, never sila makapasok. So, kung sinabi ni Secretary Remulla yan, ibig sabihin nagbago ang stand ng gobyerno. I don't know kung ano, sinabi rin ba niya na nakapasok na at nag-imbestiga na. Pwede pumasok. So baka nakapasok na nga. I don't know. Kung may number akong trillanes, tanungin ko kung totoo yun. Wala pa akong number ni Trillanes. Sir, sa the White House, ha? Makakapi, kahit din ang sabi niya sa Malacanang doon yan, kasi nakapasok na, we're also citizens of this country, kailangan nila protection. Anong protection, sir, are we expecting from the government? Protection? Kung anong protection na pwede ibigay ng gobyerno sa isang ordinaryong citizen, eh pwede rin niyang ibigay dyan sa akin bilang senador at kay President Duterte as former president of this republic. Citizen Rudy Duterte, citizen ba to?
Ha? Kung totoo. Kung totoo. Sir, bago. Sir, we need to ask you, the palace will be kind enough to tell you na dito na ICC? Yes. That's what we asking. We are asking from them, please. We are your citizens. We are citizens of this republic. Please be kind enough to tell us na andito na sila so that we can also prepare, di ba? We can also prepare. Kasi sinabi ko lang naman na hindi ako magpapag-imbestika, hindi ako magpapahuli dahil sinabi ng Pangulo na hindi siya papayag. Di ba? E ngayon kung sabihin lang niya na pumayag na siya, pag sinabi niya pumayag na siya, then papayag na rin ako. I will dance with the music. Di ba? Hindi mag... Ay, bakit ako magtatago? Kahit saan akong sulok ng mundo. Puta, itong ulo ko na ito. Eh, makatago ako dito. Eh, mahuhuli tayo dyan. Hindi ako magtatago. Bakit ako magtatago? Bisitahin na lang ako doon sa dahil kung may pampasahe kayo. Bisitahin na ako doon.